Nagpaalala ang Health Department na wala pang aprobadong bakuna kontra mpox dito sa Pilipinas. Sa gitna niyan, iniimbestigahan ng isa pang spa sa Metro Manila na may mga bakunado na umanong therapist. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gilid ng mga litrato ng mga massage therapist sa social media post ng isang spa sa Metro Manila, nakatatak ang mpox vaccinated na ginamit na rin hashtag sa post. Pero sabi ng Department of Health, wala pang aprobadong mpox vaccine ang Food and Drug Administration sa Pilipinas, kaya iimbestigahan na ito ng DOH. Nakausap namin sa telepono ang manager ng spa pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Pag in-inject sa iyan at may nangyari, sino ang hahabulin ko? So kaya kailangan rehistrado sila. Pag nagkaroon ng komplikasyon, adverse reaction o may namatay from the vaccination, mahahabol natin. Nakapila na ang Pilipinas para sa 2,500 doses ng mpox vaccine. Pero ang prioridad sa ngayon ng World Health Organization ay ang Republic of Congo, kung saan may mpox outbreak. Sa Pilipinas, 18 na ang kumpirmadong mpox cases mula August 18. Magaling na ang 5 sa kanila. Wala ring ipinakitang sintomas ang kanilang mga close contacts, kaya't walang epidemiological link. Ibig sabihin, basta't ma-isolate ang pasyente, hindi na kumakalat ang virus. Kaya sa totoo lang daw, sabi ng DOH, hindi kailangan ng bakuna para makontrol ang pagkalat ng mpox. Napakadaling i-control ng mpox. I don't need a vaccine to control it. With good public health, yung tinatawag nating prevention, detection, isolation, napiprevent yung pagkalat niya. Unlike yung sakit na airborne or like measles or like COVID-19, ayon sa DOH, clade 2 mpox virus o ang mild form ng mpox ang nakahawa sa lahat ng mga pasyente sa Pilipinas. Hindi pa nakakapasok sa bansa ang clade 1 o ang mas nakakahawang mpox virus na dahilan ng outbreak sa Congo. 25 to 30 cases ang tinetest ng RITM kada araw pero kalimitan daw negatibo sa mpox. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.